Watch out, mga Nouvo! Habang walang magawa ngayong quarantine, susubukan natin magpalit ng prawn shop. Nakakasawa na rin kasi siya tignan. Ibaling magsawa sa setup ng motor mo, wag lang sa jowa mo. Yo! Gusto ko lang din kasi mabago yung setup ng motor ko. Sa ayaw ng mga stunts dyan, respeto na lang. So mga Kanobo, umpisa na natin. Excited na ako eh. Baklas-baklas muna. At syempre, yung bracket ng fender. Depende yan sa bolt eh. Akin, allen bolt lang tsaka nut. Ayan, tanggal na siya. Siyempre ang inner tube or yung front shock. At siyempre masyado mahigpit. Nagpatulong kay 4D. Watch out sa'yo 4D. Siyempre yung mga bolt ng caliper. Tanggalin natin ang caliper. At siyempre yung hose ng caliper. Safety man natin, baka mayupi. Tanggalin na natin ang gulong para matanggal na natin yung prawn shock. So mga Kanobo, ito na yung binaklas nating prawn shock. At ito yung nabili nating second hand na prawn shock. Functional nga pala yan, tabas. Kitang kita naman. Sobrang laki ng diferensya nila. Mukhang bababa talaga ang Nouvo natin dito. Kung makikita nyo sa sukatin ko, kung gaano kababa. Bali nabawasan siya ng 7 inch. Medyo malaki ang binaba niya. So guys, kabit na natin tong functional prawn shock. So ayan na yung prawn shock natin, kabit na. Kitang kita yung diferensya sa una. So ngayon mga Kanobo, pagkakabit natin ang caliper, nakabend yung hose. Dahil nga bumaba na siya, yung mag-a-adjust tayo pataas para hindi ganong pilipit. Hanapin lang natin yung best way niya para medyo maganda rin tignan. So mga Kanobo, yan na yung the best way na pag-adjust. Bali meron pa tayong i-adjust sa taas. Yan. Pero yung sa baba medyo okay na. Importante din kasi yan para hindi ganong pilipit. Para habang lumiligo-ligo ang ating manubela, hindi ganong sasabit pagliko. Bali mga Kanobo, nag-adjust ako sa taas. Inurong ko ng konti yung mga hose. Gumamit lang ako kay bolt tie para walang sumasabit habang lumiligo ang manubela. So ngayon, balik na natin yung caliper. Kabit na natin ang gulong. At check natin kung may tatamaan pag naliko ang manubela. Testing na natin. Alright, excited! Stunts na, hindi pa.
lowered lang, semi. Kita nyo mga kanobo, medyo effective yung front shaft, medyo bumaba siya. Testing natin kung may flarings, kung ano itsura. Kabit mo na natin. Excited kasi, gustong makita yung itsura agad eh. Oh, ayan na. Oh. Kaso wala pang pender. So mga kanobo, medyo nag-adjust tayo pataas. Kaya medyo may tatamaan siya sa mga flarings natin. Bali, magtatabas muna tayo dito. Yan. Yan tatabasin natin. Siyempre, testing muna. Baka sumobra yung tabas natin. Oh, hindi obra. Tabas ulit. Bale, kung makikita nyo po, medyo sinagat ko na. Siyempre, liha. Check natin mga kanobo kung may nasayad pa, kung naligo ang manubela. Medyo okay naman siya, na-testing ko, wala naman. Maganda ang play, smooth. Bali sa baba naman mga kanobo, sasayad ang host ng brake fluid. Yan, kitang kita ho, sasayad. Pati yung bracket sayot. Ay na kanobo, medyo okay na siya, medyo mababa na, okay na tignan. Medyo effective yung front shock natin, gulong na lang. Ano kanobo, kitang kito sayot talaga, lalo pag nagbabounce yan. Siyempre, testing muna natin para makita nyo. Ayan. Yan yung itsura niya mga kanobo. Kaso walang pender kasi sasayad talaga siya. Kaya magpapalit tayo ng dulong talaga. Mga kanobo, bale, yan yung ililipat natin sa likod. Yung gulong na yan. Yung 8080. Tapos ilalagay natin sa harap ay 4590. Yan itsura niya mga kanobo pag side view. Medyo okay naman yung itsura niya, pero papalitan ko pa rin yung gulong sa likod. Kung magtatanong kung anong sukat ng likod is 8090, ang harap is 8080. Bali 8080 ililipat ko sa likod. Lagay natin sa harap, 4590. Medyo manipis siya. Pang-stand. So mga kanobo, flex ko lang ulit para makita nyo kung anong resulta. Walang pender. Pero kakabit natin yan. Yan na po ang result ng walang magawa ngayong quarantine. Medyo okay na siya tignan. So mga kanobo, salamat sa panonood. Ayan na po itsura niya nung nagpalit tayo ng front shock. Pogi!